Hi guys, kumusta? Namiss nyo ba ang tutorial ko? Tutorial pala ng asawa ko. Ngayon ay gagawa siya ng crop top blouse. Siyempre bago mag-umpisa, maglagay ng guide para pantay-pantay yung pagkakatahi. Yan po ay magkabilaan. Dapat magsaliwaan yung kanilang pagtahi para magtugma silang dalawa. Bali ako muna ang magbo-voice over kasi po nung ginagawa yan ng asawa ko, naku, yung mga kapitbahay ko. Ang gaganda ng mga music nila. Hindi pwede. Baka magkaroon tayo ng copyright. Tips para sa isang magandang relasyon. Umanap ka ng lalaking marunong makontento. Dapat ganon. Next naman ay yung kabila. Parang pag tiningnan mo, ang dali lang manahino, ang dali lang magbuo. Pero sa totoo, hirap ako magbuo talaga ng mga damit na mahihirap. Baka dumugo yung utak ko. Siyempre, pag bago pa lang tayo at hindi pa naman tayo masyadong magaling, siyempre, dun muna tayo sa mga simpleng operasyon ng pananahi. Ayan, natapos na siya. O, diba? Ang ganda. Parang ikaw, maganda, pero pinagpalit. Pagkatapos niyan ay ikakabit na po yan sa back body. Siyempre, pag kinabit sa back body, tayo ay gagamit ng overlock. Ayan na yung back body. Bali, ikakabit na ng asawa ko yung ginawa niya kanina na front. Ayan. Mag-join shoulder na siya. Ayan. I-join shoulder niyo muna. Siyempre, i-check niyo yung tension kung hindi siya gumagalaw. Sunod naman ay ang pagkabit ng sleeve. Minsan po malaki yung sleeve kaya kailangan gawan natin ng paraan para magkasya yung sleeve dun sa body. Kumbaga, diskarte lang. Kasi minsan tayo, hirap na hirap tayo magkabit, diba? Ayan, nakabit na ang sleeve. Ngayon naman ay i-close niya na yung magkabila ang gilid. Yung sa bandang kilikili. O, diba? Ganun lang kadali. Ayan, nabuo na ng asawa ko. O, diba? Ang galing. Simpleng crop top lang yan. Yan po ay kinukuha namin subcon. Ayan, nagpantay naman siya. Next naman ay i-overlock yung laylayan ng blouse.
bago siya i-fold, kailangan i-overlock para hindi nisnis, para madali na lang. Next naman na operation ay yung collar. Ayan, nakakat na po yan yung dinadala sa amin. Kaya, bali, yayariin na lang. Siyempre, bago mag-attach ng collar, kailangan i-prep muna. Kasi yung mga collar, may mga ano talaga siya eh, korte. Kaya kung ano yung korte ng collar, talaga nga sundin natin. Nalala ko nung nananahi ako sa garments, grabe. Puro color yung operation ko. Pero alam nyo, pag label operation ako, antok na antok ako, grabe. Sobra. Sakit sa ulo. Lalo na yung mga nakakaantok na operation. Ayaw na ayaw ko talaga yan. Pero yung mga nakaka-stress, yun ang gusto ko. Kasi nawawala yung antok ko. Buhay ang dugo ko. Ayan guys, ganyan lang paggawa ng collar. May korte. Yung iba naglalagay pa ng sinulid para maganda yung korte sa kantuhan. Para talagang matulis. Siyempre, maglagay ng pikiti para maganda yung korte. At mag-ano na din, gupit-gupit ng konti para hindi medyo makapal. Ayan, naglalagay po ng pikiti. Konting pikiti lang. Then, babalik na rin na siya. O, diba? Siyempre, konting tusok-tusok lang yan. Magkakakorte na din yan. Pero ingat sa pagtusok, baka matalas yung nipper. Yung kamay nyo ang matusok. Kaya mabutas yung collar. Kaya dahan-dahan lang. Ayan, kailangan pagpantayin nyo. Make sure na pantay bago ikabit sa body. Para hindi mag-high and low. Pwede pa naman remedyohan yan kapag hindi sila nagpantay. So, ayan nga, natapos na yung pag-prep ng collar. Ngayon, ay i-attach naman siya sa body. Siyempre, pag nag-attach po kayo ng collar, kailangan maglalagay din kayo ng guide para pantay-pantay. Walang maliit, walang malaki. Pero kung magaling naman kayong sewer, kahit kasing lapad lang ng ano nyo, put. Ayan. Na-attach na. O, diba?
kundi na lang mabubuo na yung crop top blouse. Ngayon naman ay i-close na. Minsan po pag nag-close tayo ng collar, mahirap din. Kasi pag malobo, lumulobo minsan. Kumbaga malaki yung collar, minsan naman malaki yung body. Kaya nakaka-stress, diba? Pasensya na po kayo sa taga-camera ko, yung anak ko. Hindi siya marunong mag-zoom in, zoom out. Kaya hindi niya nasusoom. Maganda sana kung nakikita niya yan talaga nasusoom. Ayan guys, nagko-close na yung asawa ko ng collar. Yan yung magandang operation, hindi ka antukin. Lalo na pag namasukan ka sa mga garments. Very challenging. Lalo na kung hirap na hirap ka sa pagko-collar. Diba? Siyempre, pag nasa center na, maglalagay na ng label. Huwag kalimutan yung level, baka nabuo nyo na. Sasabihin nyo, walang level! Walang level ng relasyon natin. Oh, wag ganon. Wala palang level, ba't mo pinagpatuloy? Done na! Tapos na ang pagbuo ng collar. Perfect! Next operation naman ay pag-close ng laylayan sa sleeve. Siyempre, maglagay ng guide para pantay-pantay din ang pasada ng sleeve. May mga sukat po kasi yan na nakalagay sa sample. Kaya kailangan nating sundin. Kasi pag gumawa tayo ng sarili nating sukat, ibabalik sa atin yan ng pinagkuhaan natin. O diba, dagdag trabaho. Kumbaga, dapat sasahod ka na pero reject yung gawa mo. Marami pong ganun. Paano na lang kung marami yung ginawa mo? Tapos lahat yung tatastasin mo. Kaya dapat sundan natin yung sample. Okay, sa kabila naman. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe nyo na din po. At follow nyo ako sa aking FB profile. Ako po ay gumagawa ng mga nakakatawang video. Imelda Salazar Pagiligan. Kung gusto niyo lang naman po akong i-follow, baka maibigan niyo ang aking mga nakakatawang video doon. Next operation ay yung laylayan ng body. Yung in-overlock niya kanina. Maganda kasi pag in-overlock na. Para dire-diretso yung tahi. Hindi ka na magpo-fold. Magdo-double fold ka pa kasi, di ba?
tapos na po. Maraming salamat sa panonood nyo. Sana naibigan nyo ang tutorial ng aking asawa. Bye-bye!